Okay, so paano naman po kapag ka flow of water through aquifers, no? So kapag ka ganito naman yung flow of water, so ganun pa rin yung gagamitin natin na equation. So paulit-ulit po, ano po ulit yung queen of all equation pagdating sa flow of water through soils. So yun, Q is equal to KIA. So alam na natin, 'di ba, kung paano isa-solve yung K, ganito yung flow niya perpendicular dun sa stratified soil natin. So ang gagamitin natin ng K para makuha yung equivalent itong dalawang ito. So kunin lang natin ang K times H lang. K times H is equal to K1 H1 plus K2 H2, 'di ba? K1 H1 K2 H2, di-divide lang natin doon. Di-divide lang natin yung total height nito. Okay, total height. Ito yung height nitong H. So, yun lang yung para makuha natin si equivalent permeability. Okay, so alam na natin si K. So, paano naman si hydraulic gradient, si I? So, lagi naman hydraulic gradient po natin na I is yung head loss over dun sa length na trinavel nung ating water dun sa soil sample. So, ano ba yung head loss? So, yun po yung obsess. Yun po yung delta H over L. So, ano ba yung delta H natin dito? So, kung ito yung initial height ng water, ano kaya yung na-loss niya doon sa pangalawang height ng water? So, D1 minus D2. Diba? Ito lang yung head loss natin. So, yun po yung delta H natin. Tapos, yung trinavel ng water sa soil sample ay yung length na L. So, yun, delta H over L. So, yun po para sa I natin, or ano po yung ulit tawag niyan, yung hydraulic gradient. So, alam na rin natin yung I. So, syempre, yung A naman natin, alam na natin na base times height or depende sa cross-section ng ating soil sample. Pero paano po pagka ganito? Parang ano po yung gagamitin namin? H1 plus H2 ba? Tapos imumultiply namin dun sa thickness. So, kapag ka ganito po, ang i-consider natin ay yung average lang nung wetted area. So, ano ba yung wetted area? So, dito, for example, meron tayong rectangular na soil sample. So, ganito, ito yung area 1 niya, no? So, kapag pagdating dito, so bumaba na, di ba? So, ito na lang yung wetted area nung ating soil sample. Okay? So, para malaman natin yung area, so, area is equal to D1 plus D2. So, average ni D1 tsaka ni D2 over 2. Tapos, imumultiply natin siya sa length. Okay? So, pag sinabi na per unit area, so, imumultiply lang natin siya sa 1. So, kapag walang sinabi, 1 yung gagamitin. Although, kapag may sinabing thickness ng soil, so, yun po yung susundin natin. Okay, so, alam na rin natin kung paano i-solve si A. So, alam na natin si Q is equal to KIA. Ito lang yung mga gagamitin natin na equation. Okay, so, yan po yung para sa impervious layer ng ating, para sa aquifer in horizontal layer. So, paano naman po kapag ka yung ganito? So, alam na rin naman natin yan, di ba? Ulit, Q is equal to KIA. So, ang mag-iiba lang sa atin, si K, paano nakukunin yung equivalent ni K? So, H over K equivalent. So, ganun pa rin, di ba? K1. So, however, dito, wala ng K. Wala ng H1. So, ang gagamitin na natin ay yung L1. Okay? L1 over K1 plus L2 over K2. So, makukuha na natin yung K equivalent. Okay? So, alam na natin si K. So, paano naman si hydraulic gradient? So, ganun pa rin si hydraulic gradient, di ba? Head loss over yung length na trinavel nung ating water dun sa soil sample. So, yun pa rin. Head loss ay delta H over L. Okay, so, nag-travel yung ating water. So, naka-encounter siya ng mga friction sa soil. Kaya, ayun, may head loss. Bumaba na yung water level sa kabilang side ng ating flow of water through soil. So, alam na rin natin si hydraulic gradient. So, yun, na-solve na natin si I. Okay, and then dun sa area naman natin, ganun pa rin, no? Katulad dito sa flows pagka-horizontal layer. Okay, so yung area po natin is equal to D1 plus D2, yung basa lang po na area ng soil natin, kanyang average, tapos mo multiply sa
length. Tapos kung ang length niya walang given, 1. Okay po? Pero kung may given na length or thickness ng soil sample, so i-multiply natin dun sa length niya. Okay? So, yun. Yun na rin po yun. Alam na natin kung paano gamitin. CQ is equal to KIA. So, malalaman na natin yung flow of water through soils natin. Okay? So, yan. So, para mas maintindihan natin, gamitin natin siya sa problem solving.